Maraming po sa iyong lahat at sa panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw mga bata! Magandang araw naman po, Teacher Nova. Kamusta kayo ngayong araw na ito? Mabuti naman po sa awa ng Diyos. Mabuti naman, kung gayon. Bago kayo upo, pakipuloy mo na ng mga pasasaya na ninyong mesa at iayos ang iyong mga kapatid. Sino nakaalala kung ano ang naglalaki mo na karaosan po? Okay, James? Ang araw at ang buwan. Magaling! Tungkol sa araw at ang buwan. Bigyan ang tatlong bagsa. Sino-sino naman ang mga tauhan sa kwento ng araw at ang buwan? Yes, Gretchen. Sina bulan at adlaw at mga anak. Magaling! Bigyan ang tatlong bagsa. Saan patungkol ang kwento ng araw at ang buwan? Tungkol sa pamilya. Yes, Julia. Tungkol sa pamilya at pagmamahal sa mga anak nito. Magaling! Tungkol sa pamilya at mga anak. Bigyan ng tatlong bagsa. Talagang kayo ay nakinig sa ating nakaraang leksyon. Ngayon, mayroon akong inihandang gawain. Sa ilalim ng inyong mesa ay inyong hahanap kung inyong kukunin ang papel kung ano ang kulay ay siyang inyong pangkat. Kung inyong napulot ay ang kulay asol, ang inyong pangkat ay pangkat asol. Kung bula naman ay ang inyong pangkat ay pangkat bula. Ganito ang mga panungko. Pakibasa mga bata. Bula. Sabay-sabay. Hulaan ng bawat pangkat ang mga salita na nasa kahon. Bawat pangkat ay may isang representante na siya ang mag-aakto sa harapan. Dalawang beses lang pwede magbas ang bawat pangkat. Bibigyan naman ng tig isang minuto para mahulaan ito. Ang pangkat na may maraming salitang mahulaan ay itatanghal na manalo. Okay, kung sino yung pangkat na maraming sagot ay siya ang tatanghaling panalo. Bibigyan ko kayo ng limang segundo para pumunta sa inyong grupo. Magaling, ang nanalo ay ang pangkat pula. Sila ang maraming sagot na nakuha. Bigyan sila ng roller coaster cup. Alam niyo ba ang roller coaster cup? Hindi po, teacher. Ganito yun. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Woo! Sige nga. Sabay-sabay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Woo! Magaling. Ang galing. Ngayon mga bata, bago tayo magpatuloy sa ating itarapanin, meron tayong mga tahimik. Pakibasa nga mga bata. Layunin. 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 Sa loob ng itinatandang oras, ang mga mag-aaral ay inaasahan ay mahuhulaan ng mga mag-aaral ang mga salitang ipapakita. B. Masasagutan ang mga tanong patungkol sa unang aktibidad. C. Maunawaan ang aral sa kwento ng naging sultan. C. Pilandok at D. Magsusulat ng isang tula tungkol sa aral na napulot sa kwento ang gagawa ng isang slogan na nakapaloob ang tema ng kwento ng daigdig ng madiskarte ang matalino. So mga bata, ito ang ating mga layunin pagkatapos ng ating talakulin. Mayroon tayong aktibidad.
Pakibasa nga mga batang kanuto. Kanuto. Basahin at unawain ang mga pangungusap. Piliin lamang na nasa kahon ang mga salita na sa iyong palagay ang masing kahulugan nito. Idikit ang tamang titik bago ang numero. So mga bata, ang pangkat na lalo ay ang pangkat pula. So ngayon, kung sa ating ginawang gawain, alam niyo ba kung sino ang makakapula kung ano ang ating talakay ngayong araw na ito? Tungkol sa alamat at kwento. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa ating kwento, mayroon muna tayong kamantayan na dapat ninyong sundin. Narito ang mga pamantayan na inyong sabi sa loob ng ating discussion. Pakibasa nga mga bata. Pamantayan. Number 1. Makinig palagi sa guro. Number 2. Panatilihing maayos ang pagkakaupo. Number 3. Magiging sigla sa talakayan at lumahok sa mga gawain sa klase. Number 4. Maging magalang sa lahat ng pagkakataon. Number 5. Magtaas ng kamay kung nais sumagot. Number 6. Iwasan ang pakikipag-usap sa katabi kung hindi naman kinakailangan. Number 7. Laging handang matuto. Okay, mga bata, ang unang pamantayan ay makinig palagi sa guro. Lalo na tayo ay makinig dahil para ay tayo ay maraming matutunan. Pangalawa ay palatilihing maayos ang pagkakaupo. Kayo ba ay nakakaupo na maayos? Oo. Mabuti naman kung ganun. Pangatlo ay maging masigla at talakayan sa karatayan at lumubog sa mga gawain sa klase. At tayo ay lumakaputa, tayo ay magkakaputihan. Pang-apat, maging magalang sa lahat ng pagkakataon. Dapat tayo ay may respeto sa bawat isa at sa ating mga guro at mga kaklase. Pang-lima ay magtaas ng kamay kung nais sumagot. No, pag sumagot nga, nakaupo, dapat ay ano? Nakatayo. Itaas na kamay. Pang-anin, iwasan ang makikipag-usap sa katabi kung hindi naman kinakailangan. No? Dapat ba ay makikipag-usap sa katabi? Hindi. Mabuti naman kung ganun. Pang-pito ay, laging handang matuto. Dapat kayo ay handang matuto. Handa ba kayong matuto? Opo. Mabuti naman kung gano'n. Sige, bago tayo magpatuloy, narito ang aking papakita na video sa inyo na inyo papanoorin. Habang kayo ay nanonood, ano ang gagawin? Tahimik lang po. Magaling, maging tahimik. Ano ba? Makinig na maayos. Magaling, makinig na maayos. Okay, narito ang inyong papanoorin na video. Patungkol sa patungkol sa kwento ng pakibasa mga bata. Naging sultan si Pilandok. Okay,
Handa na ba kayo mga bata? Handa na po kami. Bakit ito mabuti mga bata? Bata, tapos na rin yung napanood ang kwento. Naunawaan ba mga bata? Upo, teacher. Magaling ka ba? Ano nga ang pagpamagat ng kwento? Sige. Magsultan at silang doko, teacher. Ang sultan at ang pilalino ang nakuha ng kwento ng naging sultan si pilalino. Bigyan na tatlong bagsak si Julian. Pangalawa, sino ang inakot sa dagat bago ang sultan? Yes, James. Si Pilando po, teacher. Magaling, si Pilando. Bigyan ang tatlong bagsak. At sino naman ang nagpatapon kang Pilando? Yes, teacher. Ang sultan po, teacher. Magaling, bigyan ang tatlong bagsak. Bakit pinatapon si Pilando sa dagat? Bakit pinatapon si Pilandok sa dagat? Yes, Julia. Dahil sa pagkakasalang ginawa niya, kaya siya pinatapon. Magaling! Bigyan ang tatlong bagsak. Siya ay ipinatapon sa dagat dahil sa pagkakasalang ginawa. Namatay ba si Pilando? Yes, Melanie. Hindi po, teacher. Magaling! Hindi namatay si Pilando. Sa tingin niyo, ano ang ginawa ni Pilando para sa inyong nakakasa? Tulungan.
Anong ginawa ni Pinandok? Anong ginawa ni Pinandok para siya ay maging sultan? Yes, Milani. Ginamit niya ang kanyang angking talino upang lokohin ang sultan at pumasok sa hawla at ipatapon sa dagat si Pilandok muna ang pansamantalang maging sultan. Magaling! Bigyan ng tatlong bagsa! Ano sa tingin niyo ang pag-uugali na maaari nating makukuha kay Pilandok? Ano sa tingin niyo ang maaari nating makukuha kay Pilandok? Sige nga, Richard. Ang pagiging wais po, teacher. Magaling ang pagiging wais. Bigyan ng tatlong bagsa. Tama, ang pagiging wais sa bawat edisyon na gawain at gamitin lamang ang pagiging wais sa kabutihang gawain. So, ano ang aral na mapupulot sa kwento? Ano ang aral na mapupulot sa kwento? Sige, Julian. Matuto tayo makontentong sa mga bagay na kung anong meron tayo. Magaling, bigyan ng tatlong bagsa. Maging kontento tayo sa mga bagay na kung ano ang ating natanggap. Mga bata, mayroon pa ba kayong mga katanungan? Mayroon pa ba kayong mga katanungan, mga bata? Wala na po, teacher. Mabuti naman kung gano'n. Ngayon, mayroon tayo gawain. Team Asol, sumulat ng isang tula tungkol sa napulot na aral na huwag maging gahaman sa kayamanan. Base sa nasa kwento. Team Pula, gumawa ng isang sinulat na nakapaloob ang tima ng kwento na daig ng mascarpin ang matalino. Gawin ito sa loob ng 5 minuto, pagkatapos gawin ay pumunta sa harapan at ipresenta ito. Intindihan ba mga bata? Oo, teacher. Okay, bibigyan ko kayo ng 5 minuto para gawin ang inyong mga gawain. Palakpakan ang pagkat pula ang tatanghalin natin panalo. Bigyan sila ng roller coaster clap. 1, 2, 3, 4. Talagang kayo ay nakikinig sa ating aralin ngayon. So, narito ang ating takdang aralin. Pakibasa nga mga bata. Bumasa ng isang kwento na may aral na nakukulot, isulat ito sa iyong kwaderno. Oo, kayo ay bumasa ng isang kwentong bayan at isulat sa kwaderno. Yun lang at maraming salamat. Paalam na mga bata! Paalam!